Hello guys, it's 1:17 na ng tanghali and ito ang aking lunch. Wow, ice cream. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. So ang lunch ko is coffee at saka pandesal. Ano to? Morning breakfast. Pero masarap kasi to, diba? May favorite ko kasi to, yung pandesal, sinasawsaw ko dito. Ito sana yung breakfast namin kanina, kaya lang nag-request si RJ na. Nag-request siya ng rice for breakfast, kasi di pa sila yari magpintura sa labas. Super productive ko ngayon, especially this past few days. Kasi, alam mo yun, pag nasanay ka kasi na wala kang ginagawa, hahanap-hanapin yun ang katawan mo. Lagi nakahiga, tulog ng tulog, kain ng kain, ganun. Pero pag nasanay, sinanay mo yung katawan mo na may ginagawa, na busy, alam mo yun, parang nawawala yung pagka-stress mo, pagka-mainit yun ang ulo mo. Yun kasi yun ako eh, ewan ko lang kayo. Pero ganun kasi ako. Pag may ginagawa ako, nare-relief ba yung utak ko na parang hindi ganun kabilis mag-init yung ulo ko kahit hindi ako kumakain. Parang okay lang kahit di ako, nadadiet pa nga ako eh. Lagi ako nag-e-edit. Hindi naman lagi. Kumbaga busy lang ako, ganun. Tapos nakapag-upload na din ako ng bagong vlog. Yung na-beast mode ako dun sa babae, dun sa McDo. Kasi umorder kami ng cheeseburger at saka ng fries. Tapos dalawang ganun yung binigay sa amin. Para kami nabutol. Wala lang, na-share ko lang. So mamaya na lang ulit. Pagka meron na ulit akong isi-share. Shinare ko lang sa inyo yung aking lunch ngayon. And nag-edit pa din ako ng vlog. Tapos nag-transfer ako ng files kasi puno na yung camera ko. Yun lang. Hindi na ako mag-edit, guys. Yan, silipin natin yung ginagawa nila kasi kinakabit na yung gate namin. Yung susunod na i-edit ko na lang is yung nag-first month si Baby Sai. Ay, naku, oily na naman ang atin yung girl. Takot ako sa inyo yung ginagawa nila. Hindi sila maganda maliw. Kung paano. Ayan. May ikinakabit kasi sila doon yung parang pinaka swing ng gate. And it's currently umaambon, a little rain. Ayan. So, siguro magkakabagyo. Basta ako nagsalita eh, nagkakatotoo. Kasi nakita ko madaming mga gamit sa paligid. Kaya expected ko na baka bumagyo. Ay, sana naman matapos na kami dito kasi alam niyo yun, sobrang hirap kaya nung may pinapagawa sa bahay. Ang kalat-kalat. Kaya pagka yung sa taas na yung papagawa namin, dire-diretso na yun. Siguro maghihintay muna tayo ng mga 2 taon bago natin mapatayo ulit yung nasa taas kasi ano, gusto na naman yung isang diretso na, like I said before. Kasi ito biglaan lang to. Nagkaano lang kami ni RJ na ipagawa. And medyo maingay na naman sa labas natin, ano? So, it's currently 1:15 na ng tanghali. Ayan. Uy. May magpakita. Ayan. Nag-update tayo sa ating gawa bakod serye. Gawa bakod serye. Nakabit na yung ating polycarbonate na binili natin nung isang araw kasi ngayon lang nakabili si RJ nung H connector. So yung H connector na yun lalagay ko dito para familiar kayo in case na gusto nyong magpalagay ng polycarbonate sa bahay. Nabili niya yun for 410 pesos kasi dun siya nag-direct sa bodega talaga. Pero usually, yung H connector na yun yata is 800, mga ganun. Naano ko din yun, napanood ko rin yun sa YouTube. Napanood ko rin yun sa YouTube yung mga naggagawa. Kasi di ba may mga vlogger din na mga construction workers or contractor. Bakit? Bakit mantika? Bakit mantika? Eh, kailan daw yan, hindi susunod yung connector. Ah,
yung kinakat lang nila, tapos i-install na nila yung polycarbonate. Kailangan kasi namin palagyan ng bubong dito kasi syempre tambayan dito sa labas, diba? Kailangan may kailangan may bubong. Pag kasi wala, hindi kami makakatambay sa labas. So, pinalagyan namin siya ng bubong. So, total off. Yung ano lang yun, pinaka-bubong lang yun, pera pa yung gate namin. Ang kinocompute ko lang is yung pinaka-bubong. So, yung bakal, yung tubular na tinatawag is overall, sabihin mo na siguro mga nasa 6,000. Pero, kulang lang yun sa ano. Pero, sabihin na nga natin 6,000. Tapos, yung polycarbonate is 5,300. Yung H connector is 400 pesos ang isa. So, dalawa yung binili namin kasi 16 feet ang kailangan. Dahil dalawang 16 feet, 32 feet yung polycarbonate. 32 feet yung polycarbonate. So, 16 feet din na H connector ang binili namin. And total of, and yung total niya is 800 pesos. So, magkano na? 6,000 plus 5,300. 11,300. Plus yung pintura. Na kami dyan eh. Bumili ako ng dalawang pintura for metal. Yung pintura ng mga bakal. 200 ang isa nun. So, 400. Sama na din natin yung primer. Sabi mo na 160 yata yun. So, 11,860 na. Plus, yung labor is 4,000. Since kakilala naman ni RJ. So, total of 15,800. Plus, yung ano pa pala, yung mga screw. Yung screw is, pinili ni RJ yun ng 200. So, yun nga, nasa 16,000 nga siya. Yun lang, yung taas lang na yun. Ang mahal. Hindi ko in-expect yun, guys, ah. Naano lang ako, napasubo lang ako kasi gusto ko talaga na gumanda yung harap namin. Well, investment naman kasi. Considering na investment siya, kung gusto niya talaga ng magandang quality na materials, hindi pa siya ganun kagandang quality ha. Yung talagang, ano, yung maninipis lang yata yung kinuha namin kasi wala naman tutungtong dyan. Ano lang talaga siya, pinakabubong lang. So, manipis na quality lang na bakal yung ginamit namin. Kaya, medyo nakamura pa kami doon. Siguro kung magpapa-install kayo sa professional, yung talagang nagkakapit ng mga ganyan, siguro uubos kayo ng mga 20,000. Hindi ko sigurado kasi hindi naman ako professional sa pagkukumpute ng mga ganyan. I'm just sharing my experience and kung ano yung mga nagastos namin para dito. So, ayun, yun yung nagastos namin, 16,000 pesos. Shinare ko lang sa inyo and sana nakatulong. Gusto ko ipakita sa inyo doon eh. Kung paano nila ginagawa. Punta tayo dito and ipakita ko sa inyo. Medyo cloudy yung ating... Ay, lobat na naman ako. Cloudy ang ating panahon ngayon, ang ating weather. Ngayon sila. Ayan. Yan guys, yung polycarbonate na binili namin. Pero, isasuggest ko sa inyo, kung may pera naman kayo, mas okay yung solid. Solid na polycarbonate kasi yung fiberglass talaga siya in pang matagalan. Yan kasi sa mga naririnig ko, ano lang siya, inaabot lang siya ng 5 years, ganun. 5 to 10 years, di ko alam kung medyo mas ano pa, mas tawag dito. Hindi ko sure kung ano siya, kung tatagal talaga siya ng ganun katagal. Pero sabi nila mabilis lang siyang lumutong kasi syempre, di ba? Ano lang naman yan. Parang plastic, ganun. Pero ang mahal niya, in fairness, hindi ko alam kung bakit ang mahal. And one thing guys, sobrang nakaka-stress magpagawa talaga ng bahay. Kaya kung magpapagawa kayo ng bahay,
mas okay yung isang talagang isang bugsong pagpapagawa. Pero kasi kami, hindi regular yung ano namin, iniipon muna namin yung pera, tapos tsaka kami magpapagawa. Ganun kami. Ganun naman kasi talaga. Pero since hindi naman ganun kalakihan yung income namin, iniipon namin yon, and every year, nagpapagawa kami ng bahay, nagpapadagdag kami. Yun lang yung na-realize namin na mas okay kung isang bugsuan talaga, yung as in dire-diretso, ganun. Yung meron talaga kayong budget sa pagpapagawa ng bahay. Let's say, meron kayong 1 million pesos, ganun. Or ipapestimate nyo yung gusto nyong bahay, magpapa-estimate kayo sa mga professional na tao, like engineer, ganun, contractors, ganun. Kasi kami, ano lang, alam niyo yung traditional lang na ginagawa ng mga tao na normal people, ganun, yung pautik-utik, pakonti-konti lang. Sana hindi masira agad yan. Pero in case na palitin na siya, pwede namin siyang palitan ng bubong na lang siguro, no? Oh, nagsalamin pa talaga. Ay, naka. So it's now 4:15, guys, and hindi pa din install yung ating polycarbonate, you know. Pero hindi pa din siya na-install. Ang tagal-tagal. Hindi ko alam kung anong problema. Kung yung gumagawa ba or what. Pero sana lang talaga matapos na, kasi alam nyo yun, sobrang gusto ko nang matapos. Lalo na si RJ, alam nyo ba yun? Imbyernang-imbyerna na yung tao. Kasi imagine na, we started this construction. Nag-start ang progress ng construction last August pa. So end of the month ng August kami nagpa-start magpa-construction dito sa harap. So ano na ngayon? It's October 9 already. We've been waiting for a long time already. Like, almost 2 months na yun, guys. Sobrang tagal na. And ito lang na yun, ha. Piruin mo, sobrang tagal. Ewan ko ba, na-stress na din ako. Pero sana lang talaga matapos na, kasi sobrang tagal na namin naghihintay na matapos to. And ang laki-laki na din ng nagigastos namin. Ayoko na. Ayoko na, na-stress na ako sa gastos. Nakakita ko ng washing machine na sobrang mura lang, guys. Ayan o. Kita nyo ba? Ayan. Sobrang mura lang niya, guys. Ano lang siya? 12,999 pesos. O, diba? Sobrang mura. Regular price niya is 20,999. So, magkano yung binaba niya? Almost 10,000. Sobrang mura niya, diba? Saan ka nakakita ng 12,999 sharp yung kanyang brand? And 10kg na siya. Front load pa. O, diba? Yung pangarap kong washing machine, eto na siya. Pinag-iisipan ko kung bibili ako, kasi sobrang dami na naming nagastos in just 2 months. Pero alam ko naman na hindi ganun. Kung may nanonood man sa amin na mapera, alam ko naman na sisiwo lang sa inyo to, kaya wag niyo akong i-bash. Pero sa simpleng tao na kagaya ko, malaking pera na yung nagagastos namin. Tapos gusto ko pang bumili ng front load washing machine. Pero tatanungin ko si RJ kung gusto niya. Kasi kailangan din namin yan, dahil hindi na namin kailangan magpalaba. Kasi before sa Malaysia, na-try namin mag, alam niyo yun, yung hinuhulugan ng coins. Na, ano nang tawag sa ganon? Yung isang shoplot lang siya na ganon. Tapos ikaw na lang yung maglalagay-lagay, tapos maghuhulog ka lang ng coins. Ganun. Nakalimutan ko na itawag. Ayokong mag-isip.
Natamad pa akong maligo. 6:30 na. Ay, nako. Ang hirap maligo. Dinner namin. Favorite ko to, guys. And mas masarap to kung merong baboy. Thank you po sa ayuda. Hindi na ako nagluto eh. Alam nyo ba, guys, kahapon, nung nawala ng kuryente, siguro nawala ng kuryente, mga 5 minutes or 10 minutes, ganun. Tapos nung biglang sumindi yung kuryente, hindi man kami naka-aircon eh. Ka-electric fan lang kami kahapon kasi diba medyo malamig yung panahon ngayon and okay lang kahit hindi naka-aircon. So, ayun, bigla na lang narinig ni RJ na yung compressor ng aircon, di ba medyo maingay yun pag nasa labas ka, tapos maririnig mo yung ugong nun. Tapos nakita ko nga, nakabukas nga yung aircon. Meron akong binibenta ngayon, dagdag income dahil ala na, bumabagsak na yung mga negosyo ngayon. Ayan. Bill na po kayo ng Walis Tambo for only 200 pesos. Ayan. Maganda yan. Quality yan. Oh. Ayan. Pwede kayo mag-request ng kulay ng tali. Comment lang po kayo sa ibaba.